amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at sampu ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. Hindi makikialam kundi tutulong lang si Pinyol sa pagtatag ng BARMM. NBI magsasampa ng dagdag na syndicated staff cases laban sa Kapa at kay Apolinario. 100,000 pisong pabuya nakalaan sa makapagtuturo sa pumatay sa Dinagat Board Member. Bulacan, tinukoy naman ng Amnesty International na pinakamadugong lugar dahil po sa drug war. Amnesty International, pinabibilisan sa ICC ang preliminary examination sa drug war sa Pilipinas. Utang ng gobyerno, noong Mayo, lumobo na sa 186 bilyong piso. Sandigan Bayan, itinakda ang plunder case trial ni Najinggoy at Napoles sa August 5. Floating cocaine na may halagang 35 million pesos, napulot daw ng mangingisda sa Quezon. Duterte sasampahan daw ng impeachment complaint sa kabiguang proteksyonan ng EEC. At humirit po ng third round, sundalo na baril patay sa motel. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Tama ba? Hindi! Naibase po sa endorso ng Pangulo ang magiging House Speaker ng Kamara de Representante. Repeat, tama ba o hindi na ibase sa endorso po ng Pangulong Duterte ang susunod na magiging House Speaker
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel Television po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cabling Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. At sa may 1,000 iba't iba pang mga cable firms nationwide. Available po sa mga bayan-bayan, sa mga lungsod, sa mga probinsya. O bueno, katuwang po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating broadcast po ngayon ay pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Andaya habang nakarimote ang ating mga katuwang na Operations Head Engineer Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Creative Producer Carlo Reyes, at siyempre kasama po natin ang mga tagapag-ulat ng Leader News Philippines para po sa mga Romero Peking balita. Ulitin natin ang ating tanong sapagkat pipili po ng ng House Speaker or a Speaker of the House. Yung pinaka-leader po sa Kamara de Representante. Yan. Yung magiging leader po ng mga kongresista. Yan. Kumbaga sa Senado, pipili po ng Senate President. Sa Kamara, ang tawag po ay House Speaker. Yan. Gandang hapon po sa mga misis ng tahanan. Ang House Speaker sa bahay, sino? Ang House Speaker daw sa bahay ay ang misis. Sa mga bahay-bahay. Kung sino ang bukada ng bukada? Dakdak ng dakdak, yan daw ang House Speaker sa bahay. Gandang hapon po sa mga nasa Metro Manila at sa lahat pong suki ng palatuntunang ito at nanonood kanina pa ho. Simula sa program po ni Sultan Umar Abdullah Dige sa programang Kapaligiran at Kalikasan. Ang ating natatanging palatuntunang nagmamahal at magmamalasakit po sa ating environment. Yan pong programang yan ay nakikinikinita ko na magiging award-winning program. Kapaligiran at Kalikasan ni Sultan, ni Colonel Omar Abdullah Adige. Alright, sige. Reports muna tayo mga kapatid. Unahin muna natin ang nangyayaring pulong daw po ng mga mayor, mga local government officials. Binabantayan ang pulong na yan pagtitipon ni kasamang Bernard Benyosa. Yes, Bernard, magandang hapon. Ano ang pulong na yan na binabantayan mo? Go ahead, please. Magandang hapon, Ka Errol. Ito'y isang pag-aanda o preparations sa na isinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ay tinatawag na orientation course doon sa mga halal o bagong halal na mga gobernador na mga probinsya. At particularly kanina nagsalita si Secretary Anyo at Secretary Edgardo Anyo at kanyang ang itinuro doon sa, lalo na doon sa mga bagong salang sa mga probinsya ng mga governor, kung ano ang dapat nilang mga gawin, ano ang kapangyarihan ng isang governor doon sa mga mayor at sa kanilang mga constituent. At particularly, kasama din, partner din ng DILG, ang The Way to Happiness Foundation, na kung saan na nagtuturo sila doon sa mga chief executives kung paano mag-handle doon sa kanilang mga constituent. At Ilan Bernard ang governor ng mga halal sa buong Pilipinas na binibilang ng DILG? Ilan lahat? Ang nandito kanina, more than nasa mga 60 lang po ang dumating kanina ka Errol. Pero tuloy-tuloy po ito, tatlong araw na tuloy-tuloy na activities ito at inaasahan natin bukas hanggang sa Miyerkules at nadarating din ang iba pa mga gobernador. At sa Miyerkules din, mag-uumpisa naman ang mga mayor na gagawin pa rin dito sa lugar ng Crown Plaza sa Ortegas, sa Pasig City. Kasama ko ngayon, Ka Errol, ang Philippine founder ng The Way to Happiness Foundation, isang organization ito, isang foundation na nagtuturo
Oh, nagtuturo para maging happy tayong lahat. At maganda yan. Si Ma'am Remy Pastor, siya yung bahalang magturo sa ating lahat. Kung paano maging masaya. paano maging masaya. Ayos. Tuturuan tayo sa pamamagitan ng himpapawid. Talaga. Ma'am, good morning po. Nasa kabilang linya si Errol Dacami. Live tayo sa Leader News Philippines. Ma'am Remy, magandang Hello. Hapon po. Magandang hapon naman po. It's a pleasure to have you in our program, Ma'am Remy Pastor. Yes, I'm representing the Way to Happiness Philippine Foundation. Actually, this was started 3 years back when I was grieving about the death of my son, si Enzo Pastor, our international race car driver na, yes, na murder noong 2014 Apo. At the Commonwealth. And that really gave me so much devastation. And of course, losing a son is different, no? Yeah, during my grief, na pag-alaman ko na meron palang organization na itong The Way to Happiness International. Mm-mm. So, dinala namin ito sa Pilipinas and we put up a group that would lead people for values, ethics, grounded with good morals and conducts. Yun yung tinuturo namin. Wow. Very relevant ang mga topics na dala-dala po ninyo para sa mga kababayan natin. But I'm equally curious, Ma'am Remy, ano ang itinuturo nyo dyan sa mga gobernador ngayon? Oh, well, for all the newly elected officials and also elected, the new ones, no? Re-elected and elected, we are crafting a Philippine transformation of our country development. Grounded on vision and ethics for leadership. So without kasi values, hindi tayo makakamtan ang peace and prosperity ng ating bansa. Malawak. Palagi na lang tayong bumabalik sa corruption, yung crime. Apo. So ang reason niyan is because ang mga kabataan ngayon at talo na sa mostly politika, corrupted, hindi sila magandang ehemplo. So ito, bagong-bago palang elected officials, na-coordinate kami sa Local Government Academy and DILG para magkaroon kami partnership at mai-inject namin ang 21 precepts ng aming The Way to Happiness. Which is, for example, number one is do not do anything illegal. Take care of your environment. Mm-mm. And we have 21 precepts that leads to some ways and paths to becoming happy. Mm-mm. So, kaya nga ho, The Way to Happiness. Apo, apo. Yeah. Although, karamihan po dyan sa mga nahalal ulit na gobernador ay hindi na po mga bago, as you know, Ma'am Remy, ano? Yes. That has been, sinasabi nga niya, it's hard to trick, to teach old dog new tricks. old dogs, pero, yeah. Ganun pa man, kagaya ng experience ko nga ho, we as a family of the pastors had been given good values by our parents, no? Pati na yung anak ko. Pero hindi lang pala ganun lang na tuturuan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Tama. Na-affecto din tayo ng komunidad. Tama. Na pagka pinasukan tayo ng evil forces, kagaya nga ng suspect mastermind na mga yung, of course, nangalonya ang asawa ng aking anak. So, promiscuity, which is number 3 precepts, do not be promiscuous. And do not take drugs, kasi nga nag-drug sila. Kaya nasira na yung kanilang marriage. Mm-hmm. So, from there, itinuturo din namin ito sa mga political. Pero although this book is non-political, non-religious, kasi nga we're reaching out to everyone, not just politicians. But just because this is so important, values, formation, ethics, it's really a must for our country to grow. Tama po, tama. Tama. Sana tumalab po yan sa mga nandyan, Ma'am Remy. Yes, we are not just hoping, we are talking to the leaders of the land kasi, to really change our country. This is about the right time
to really be one with the rest of the world kasi nalilate, nahuhuli na ho tayo. Tama. Mm-hmm. Samantalang pwede naman tayong, alam niyo, kahanay ng Singapore, ng Japan. Kasi lang, ang mga values nila is different from our values na nasira. Pero 500 years ho, magagaling ang mga Pilipino. In fact, sila Pulapu, sila Lakandula, sila yung unang-una natin mga heroes. Right, right. Sila Jose Rizal. Yeah. Balikan natin yung pagka-valor nila, pagka-integridad nila. Nakakalimutan yun ng ating mamamayan eh. Tama po. Tama yan. So, tama so, binubuhay natin yan. Tama ang lugar na pinupuntahan niyo, Ma'am Remy. Mga leader mismo because, you know, leaders can really create impact sa mga constituents nila. Kung exactly. Matino ang leader, may... a good example. Leadership by example is the best formula. Yes. Opo. Exactly. Tama po kayo dyan. So, we congratulate you, Ma'am Remy, sa mga efforts niyo. Alam ko, yan ay private sector effort. Wala naman kayong kikitain dyan. Pero it's a voluntarism. Yeah. So, yeah. But this is something that I... Hello, Ma'am Remy. Ma'am Remy. Naputol yung linya natin kay Mrs. Remy Pastor, yung president founder ng The Way to Happiness Foundation. Balikan natin. And we're about to wrap up our conversation. Hello, naputol po. Ayan, sorry, Ma'am Remy, naputol. Ituloy niyo lang, Ma'am Remy. Hindi po madali ang ginagawa po niyo because it's really a hard fight facing those challenges of being really a world of material things. Ang mga tao po ay nakatingin lagi sa kung saan mabubuhay, saan kikita, saan magkakapera. So, doon po nasisimulang masira po ang values ng isang tao, Ma'am Remy. Pero kung hindi po natin uumpisahan sa isang banda, saan po ba naman tayo patutungo si mapapaliwara ng ating bayan. Pero kaya lang sinasabing po natin, gawin natin yung imposible, gawin natin posible. Ngayon ang dapat nating umpisahan na. We appreciate that you're leading a group with such an advocacy, Ma'am Remy. Ano? Ituloy nyo yan. Sana marating nyo ang mas maraming lugar, hindi lang po yung mga politikong yan, pati mga nasa private sector na, well, honestly, yung mga issue po ng corruption, hindi naman po mangyayari if there's no other party. Like, there was a saying na it takes two to tango. Kung wala naman mangungurap siya, mag-o-offer ng, di ba, ng suhul sa mga taga-gobyerno, wala ang mako-consummate na corruption, Ma'am Remy. Tiyo mo ba? Opo. Tama po. Pero kung mapag-umpisahan ho natin sa ating mga kababayan at mga kalalo na sa ating mga anak, kabataan, sa eskwelahan, siguro babalik na din yun. Parang bumalik na din yung ROTC, maturuan at tuloy ang ating mamamayan mga lalaki na maging buhayan ng nasyonalismo. Tama po. Good luck, Ma'am Remy. Ha? Ganun din po. Salamat po. Good luck, Ma'am Remy. Good luck din po sa inyo. And God bless. God bless you too, Ma'am Remy. Thank you. Thank you. Salamat. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Yes, Kairol. Yes. Yeah. Sa kasalukuyan na nagsasagawa pa ng circle forum. Mm-hmm. Itong by group, itong mga governor, kaya medyo mahirapan tayong kalabitin upang isa lang sa interview sa mga oras na ito. Sino mga kilala mong nandyan? Sino mga kilala mong naispatan mo mga governor? Mga ilan na lang. Si Governor Dodo Mandanas ng... Toto Mandanas. Dodo Mandanas. Sa Batangas ito. Batangas, yeah. Si itong governor ng Bulacan. Si Dan Fernando. Oy. Dito. And then si Governor yung Governor Hermogenes. Ebdani. Yung anak ito, yung junior. Junior, ayan na diyan. And then si Governor Ben Ibardone, yung anak naman ito na Ibardone ng Samar. Yung Governor ng Benguet na si Governor Fongwan ay nandiyan ba?
parang hindi ko nakita. Hindi ko nakita. And then, karamihan kasi mga pag-uwan, hindi ko pa kilala. Hindi ko kilala rin yung iba dahil karamihan ngayon, mga bago, di ba? Di ba, le? Mamaya, kilalanin mo lahat yan mamaya. Mamaya, kung sisikapin kong mahila itong mga ito, sa kanilang mag-break dito sa kanilang isinagawa. Yan muna ang mga nagaganap dito sa isinasagawa at nagpapatuloy ng orientation course sa mga governors sa buong Pilipinas. Dito yan sa Ortigas Center sa Parag City. Yan ang report. Ito si Bernard Minusa ng Leader News Philippines. Thank you, Bernard Minusa, live mula sa Ortigas Center dyan sa Pasig City sa Crown Plaza Hotel. Balikan po namin kayo mga suki pagkalipas lamang ng napaka-importanting mga paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.